ng mga kahilingan. Sa kaganapang ito, makikita ang lubos na kagalakan at pagkakapantay-pantay ng bawat nilalang. Walang mahirap, walang mayaman, walang bata, walang matanda, may wipin o wala, pantay-pantay na nagpapasalamat sa Diyos Amang Dakila. At upang alamin natin ng live ang sitwasyon sa bandang kanan, narito po ang aking kapatid na si Doki Marcelo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Masigabong palakpakan nga po. Nandito po ako ngayon sa gawing kanan ng harapan, ng dambana, ng Divine Mercy Day upang makapanayam po ang ilan sa ating mga bisita sa umagang ito sa pagdiriwang ng ika-15th anniversary ng Kapatirang Divine Mercy. Mag-invite lang po ako ng isa. Maaari po bang magtanong? Opo. Maaari po bang malaman ang iyong pangalan? Consolacion Suli! Palakpakan po natin si Nanay Consolacion. Nanay Consolacion, ilang taon na po kayo? 21, sa December 8. Sa December 8. Taga saan po kayo? Kabahe Pare, Kandama, Pampanga. Maaari po bang malaman kung paano kayo nagpunta dito sa dambana ng Divine Mercy? Opo. Dahil po ako ay merong karamdaman na hindi kayang gamutin ng doktor. Ako po ay nagbabara ang aking puso. Ngayon po, dito ako dinala ng aking apo, si Berhel. Tapal-tapal lang po ang ginamot ng mahal na apo. Sa una, ang Panginoon, pangalawang apo at si Mama Mary. Nagpapasalamat po ako dahil ngayon po, ang iniinom kong gamot ay anim. Dahil sa pananampalataya, ang aking pong ngayon, anim na taon na po ako sa Abril 5. Ngayon po, wala na akong iniinom na gamot kahit isa. At pangalawa, ang aking karamdaman ay hindi ko makakalimutan ang ginawa ng tao sa akin. Dahil po ako, ang hindi nakakakilala ay maalalaan po ninyo ang nangyari sa buhay ko. Winasak ang aking muka. Wala pong nakakakilala sa akin. Tao lang po ang may gawa. Ito pong mukha ko neto. Wala pong may katabi na po ako. Kaibigan ko yun. Tinanong po ako kung taga saan ako. Hindi po niya ako nakilala dahil po ang mukha kong ito puro sugat, pananampalataya at pananalig. Binanyusan po ako ang mahal na apo ng tatlong siyam at si Mama Mary. Sa pananalig ko po at pananampalataya sa ating Panginoon at si Apo, ang una at pangalawa nga pong si Mama Mary, ay binanyusan po ako dahil ang sugat ko po ang gandine, alahat po nere, at ang aking muka. Komo ako po, lakad. Nilagyan din po sugat ang aking mga paa. Ngayon po, sa pananalig ng aking mga buong pamilya, eri po ako ngayon. Palakpakan po natin si Nanay Consolacion. Yan muna po ang kaulatan mula dito sa aking kinaroroonan. Back to you, Kuya Berhel. Salamat, kapatid na Doki. Tunay nga ang iyong nakapanayam ay pinagaling sa karamdaman. Subalit mayroon na naman siyang problema na lalaglag ang postiso niya. At upang alamin natin ang sitwasyon sa aking bandang kaliwa, naroon naman po ng live si kapatid na Jay upang tignan ang sitwasyon ng ating mga kababayan. Salamat, kapatid na Mike. Ay, Berhel pala. Okay, narito po ako ngayon sa kaliwang dako ng dambana ng Paligi, Kandapa, Pampanga upang ang isang dalagitang ito ay magsiwalat at magkaroon ng paliwanag kung bakit siya ay naririto, kung ano ang natanggap niyang hiwaga sa dakong ito. Ano pangalan mo? Mary Rose de Guzman. Ano naman yung naging hiwaga sa iyo sa dakong ito?
naging iwaga po yung sakit ko po na depression tsaka po stress sa aking isipan. Oh, na-stress. Bali, parang naluloko ka, ganun? Okay. Kapatid Lucaret siya, Lucaret. Okay. Pagkatapos ng... Anong naramdaman mo pagkatapos na naganap ang hiwaga sa iyong buhay? Nakilala ko po ang Diyos sama sa aking buhay. Okay. Maraming salamat po, Mary Rose. At isa lang po siya sa libu-libong nakaranas ng hiwaga dito sa Dambana ng Kapatirang Divine Mercy sa Candaba, Paligi, Candaba. Back to you. Well, ay... Maraming salamat po. Salamat po. Salamat po. Tan 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 tan. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Opals Eatery, ang tindahang madaling kainan at dalibing utangan. Tan 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 tan. At upang alamin naman ang sitwasyon sa loob ng Dambana, kung saan ang mga tao dito na natulog. Madaling araw pa lamang ay nagdarating na. Alamin natin ang sitwasyon, kapatid na Doki. Yes, Kuya Mike. Mike, are you still there? Yes, Jessica Soho. Mamaya ka ha. Excuse me po. Anyway po, nandito po ako ngayon. Medyo, ang sitwasyon po dito sa loob ay medyo payapa. Kitang-kita ang mga nangangalumatang mata ng ating mga panauhin dahil masyado po silang napaaga dito. We have a guest from Valenzuela. Sir, magandang umaga po. Dito po tayo, may camera po tayo. Sir, may we know, maaari po naming malaman ang inyong pangalan, sir? Ako po si Tony Violante ng Valenzuela City. Galing pa po kayo sa Valenzuela. Anong oras po kayo umalis ng bahay? Noong bumaba po ako ng aming hagdanan, alas 12 po ng ating gabi. Tapos po? Tapos o, oh, pinagsusundo ko pa yung aking mga mahal na kasama. Kumusta naman po ang inyong mga mahal na kasama? Medyo, mga magnangangulumata pa rin po hanggang. Ngayon po ay sila'y nakatutok sa ating live TV. Anyway po, pari po malaming malaman kung paano po kayo napunta sa Dambanang ito. Tungkol nga po doon sa pagkapunta ko rito sa Dambana, una pong nagawin rito ang aking misis si Nora Violante. At nagsuhi nga po siya rito kung ano nga po meron kababalagang nagaganap dito sa Paligi, Candaba. Dahil nga po nung panahong yon, ako po ay nasa pagdalisay ng ama na may mabigat na karamdaman. Maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng oras sa mahalagang bahagi ito ng ating selebrasyon. Back to you, Kuya Verhel. Maraming salamat po. Kapatid na Doki, tan 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 tan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Lourdes Minasa. Ang minasang masarap sa panlasa, pinamimigay pa. Tan 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 tan. Alamin naman natin ang sitwasyon sa bandang gitna ng ating kapaligiran, kung ano bang nagaganap at kung sino ang mga taong naririyan. Kapatid na Jay, balik sa iyo. Salamat Mike. Narito po ako upang ating interviewin si Kuya kung bakit naririto siya at naging masaya sa kanyang buhay. Ano po pangalan niyo po? Ako po si Brother Manny, taga Pinagbarilan, Matantubig, Baliwag, Bulacan. Okay po, ano pong dahilan kung bakit po kayo naririto? Ako po ay napatpat sa Dambanang ito sa kadahilanan po ng mga tinataglay kong karamdaman. Unang-una, ang karamdaman physical, lalo tigit ang karamdaman espiritual. So, balit nung ako po ay masama sa gawain ng Kapatiran Divine Mercy, ang karamdaman espiritual po ang unang pinagagaling ng aking Panginoon sapagkat batid ko po sa aking sarili na kung gagaling po ang aking karamdaman espiritual, mas lalong gagaling ang physical kong karamdaman. Hey, salamat po. Talagang buhay na buhay ang Diyos na kumilos sa inyong buhay, did po ba? Salamat lalo sa ating Panginoon, sa taong kinulugdan niya rito sa lupa, sa pamamagitan po sa katauhan ng ating mahal na Apo, si Apo Kunching, na gumagabay, pumapatnubay sa bawat isa sa atin at tagaali po ng kanyang oras at panahon upang ang bawat isa ay mabuksan ang kaisipan,
at talutigit, mantig ang kalooban na magbalik loob ang bawat isa sa ating Panginoon. Okay, maraming salamat po. Maaari niyo po bang isigaw na buhay ang Diyos? Buhay ang Diyos! Ang, sa mga oras na ito, kapiling natin ang ating Panginoon. Okay po, maraming salamat po sa inyo lahat at magbabalik po muli kay Brother Mike. Maraming salamat kapatid na Jay. Tan 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 tan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BM Candies, ang candies na ibinibigay parte-parte. Tan 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 tan. Sadyang hindi mapipigilan ang pagbaloy ng mga tao upang manampalataya sa Diyos na totoo. At sa araw na ito, sama-samang ipinagdiriwang ng buong kapatiran ang pagkakaloob at pagkakahirang ng Espiritong Banal sa katauhan ng kinalugdan, Apo Kongching ang pangalan. At dito po nagtatapos ang ulat ukol sa pagdiriwang ng 15th taong anibersaryo. Ako po si Berhel Bustamante nag-uulat at nagsasabing, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sambahin ka. Ako naman po ang inyong Tita Doki na nag-uulat at nagsasabing, Mahal na Birheng Maria, ipinagdarangal ka. At ako naman po si Jay Cabrera na nag-uulat at nagsasabing, Mahal na Apo Kongching, mahal na mahal ka ng bawat isa. Kami pong tatlo'y nag-iiwan ng salitang, Kapatiran Divine Mercy, humabong ka. Kapatirang Divine Mercy, mamunga ka, magpalain ka. Kapatirang Divine Mercy, umunlad ka. At kaming lahat isang tinig, Kapatirang Divine Mercy, mabuhay ka. Pagpasensyahan, palakasan lang yan ang kalooban. Palakpakan naman po! Pampatas ang loob. Ngayong mundo'y gulong-gulong at lahat tayo'y litong-lito. Pag-ibig sa kapwa-tao, sa daigdig dapat ituro. Kung bawat puso ay marunong magmahal, kapayapa at kasiyahan, ganap na makakamtan. Lahat tayo'y pantay-pantay sa biyaya ng may kapal. Lahat tayo'y bayak-bay handang tumulong kanino. Kung bawat puso ay marunong magmahal, anong mang kulay o salita, tiyak na makakamtan. Apo Kongching, we love you. Apo Kongching, kaluguran da ka. Happy 15th anniversary kay DM. Kapatirang Divine Mercy, saan mang sulok ng daigdig, sama-sama tayong may pag-ibig. Mahal na Apo, narinito po ang mga bumubuo sa ating pong banal na gawain. Daka, happy 15th anniversary kay DM. Kapatirang Divine Mercy, saan mang sulok ng daigdig, sama-sama tayong may pag-ibig. Mahal na Apo. Mahal na Apo. Mahal na Apo, nais po namin ipakilala sa inyo ang lahat po ng bumubuo sa ating pong banal na gawain. Kapag narinig niyo po ang inyong chapter, palakasan po ng sigaw at ang isisigaw, mabuhay ka! Pagka po narinig niyo, pagpatakas ang sigaw, busog sa tanghalian.
Mahal na apo, narito po at magsisigawan ang mga kapatid po natin mula sa Baliwan Chapter! At narito naman po ang mga kapatid natin mula sa Kalantipe Chapter! Mahal na apo, nandito rin po ang mga kapatid natin mula po sa Concepcion Buyong Chapter! Malalakas sumigaw, busog sa tanghalian. Mahal na apo, nandito rin po ang mga kapatid. Hello, sa kabila po, naubos sa bagay dito. Sa kabila po, nang sila ay malayo, umiikot pa, sila pa rin po'y ating kasama. Bagamat sila'y masasaya at sila'y nakikipag-isa, mga kapatid natin, Mapanikay Chapter! At narito naman po ang ating mga kapatid mula sa San Agustin Chapter. At syempre po, kasama din po natin ang mga kapatid natin sa Dalayap Chapter. At syempre po, di po pwedeng mawala ang Valenzuela Chapter. At syempre po, sa Tuntuman may langit din ang nakilala si Apo Conching, mga Tondo Chapter! At ang ating mga kapatid mula sa Nabotas Chapter! Matapos po natin kilalanin ng iba't ibang chapter, ang bawat grupo naman po ng ating banal na gawain. Nasaan po ang mga kapatid po natin? Mula po sa grupo ng mga alagad! At nasaan naman po ang 1, 2, 3! At syempre po, humahabol sa chapter ang mga kapatid po natin mula sa barangka! Nasaan naman po ang malaanghel na tinig ng ating mga choir? At syempre po, bagamat sila'y ilan, nasaan po ang mga kapatid natin mula sa IT Team? IT Team, abala. Nasaan po ang mga kapatid natin tagasunod? Tagasunod, kala ko po nagre-repack pa ng ulam. Nasaan po ang mga kapatid po natin mula sa Samahan ng Santo Niño, Paumbong, Bulacan? At siyempre po, bilang naging bahagi ng ating gawain, palakpakan po natin ang Coleo de Santo Niño de Bustos. Nasa naman po ang mga matatandang ayaw magpaawat sa pag-aalay, ang Samahan ng Pandanguhan. At siyempre po, nais din po nating batiin ang mga kapatid po natin mula po sa Japan, ang mga kapatid po nating umuwi pa upang makibahagi sa ating pagdiriwa. Ohayo gozaimasu, harigato, harigato, harigato! At siyempre po, nasaan po ang mga kapatid nating kabataan? Wala na po kaming nakalimutan, nasaan po ngayon ang bumubuo sa grupo ng Kapatirang Divine Mercy! Tayo pong lahat ay magsitayo bilang isang kapatiran, sama-sama nating awitin ang Wising Mabuhay! Wising mabuhay kay Apo Conching. Last one tayo pong lahat.
Maraming maraming salamat po. Maaari na po tayong magsiupo. Maaari na po tayong magsiupo para po sa ating unang natatanging bilang, ang pagbubukas po ng ating palatuntunan sa tanghaling ito. Mga kapatid, ang lahat nga po ay sumigaw ng buhay ang Diyos! Dakila ang Diyos! Mahabagin ang Diyos! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang ngayon po ang aking pong problema, hinahanap ko po kung nasa ng mahal na apo. Tita Doki, nasa likod po ang mahal na apo. Nasa likod po ang mahal na apo, iniikot po niya ang lahat ng mga dumalo at nakibahagi. At upang formal po natin buksan ang ikalat bahagi ng ating palatuntunan, sila po ay ang paaralan na sa tuwing ay hinahandugan ng Espiritong Banal sa katauhan ng kinalugdan, Apo Konching ang pangalan. Sa kanilang paaralan, ang mga binhing mainam patuloy na hinahasik ng Diyos na makapangyarihan. At bilang pakikipagi sa ating pagdiriwang, mula sa bayan ng Bustos, lalawigan ng Bulacan, sila'y nagsadya sa Dambanang Banal upang tayo'y alayan at ang Diyos ng kanilang mainam na bilang. Mga kapatid, mga kaibigan, mga panauhin, kapuso at kapamilya, sama-sama po nating pasalubungan ng masigabong palakpakan, walang dilit iba, Colegio de Santo Niño de Bustos. Doon po sa mga kapatid po natin na kukuha po ng litrato o magbibidyo, pakisigurado lang po natin na yung pong ating mga kapatid sa likuran ay hindi po sila natatabingan. No po, maraming salamat po sa inyong pangunawa. Once again, ladies and gentlemen, let's welcome Colegio de Santo Niño de Bustos.
Talakpakan po natin ang Kolehiyo de Santo Niño de Bustos. Chapter Buyong Chapter San Agustin Chapter Valenzuela Chapter Kalantipe Chapter Balayap Chapter Baliwag Chapter Kapatiran Divine Mercy Kolehiyo de Santo Niño de Bustos, maraming maraming salamat po. Salamat po sa mga piling mag-aaral po ng Kolehiyo de Santo Niño de Bustos, sa inyo pong pag-aalay ng oras at ng inyong kakayahan upang maging bahagi ng 15 taong pagdiriwa ng pagkakaloob ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching at ang pagdiriwang ng ating anibersaryo. Maraming maraming salamat po. Masaya po ba kayo? Marami pa po kayong makikita. Handa pa po ba kayo? Isa nga pong masigabong palakpakan. At muli po, happy 15th anniversary po sa ating lahat. Kapatid na Verhel, ilang taon ka na dito sa ano? Kapatid ng Divine Mercy. 6 na taon na po akong alagad. Noong July 7, itong taon na to. Okay, personally, we were here 2005. So, it's 11 years na ako. Mas nauna kayo sa akin. Talaga anniversary. 11 years of the 15 years, no? So, we started po, maliit na grupo lamang po. Ang alagad po, mga 10 more or less. And then, may mga paghahayo pong nagaganap sa ibang dako, malapit, malayo. Ngayon po, 15 years, nakita po natin kung gano'n na po kalawak yung ating gawain. So, sa punto po ito, dahil nga po marami na tayo, we have how many chapters ba? Ilan nga po ba? Hindi na po mabilang ni kapatid. Kalimutan ko na po, no po? Opo. So, sa punto po ito, at panahon na po para mapakinggan natin ang unang magsishare po para sa ating lahat upang magbahagi ng kanyang mga karanasan sa kapatirang Divine Mercy kung paano nabago ang kanyang pamumuhay. At para po marinig straight from her, isa po namula sa Barangka chapter. Nakangina po ay kanginay nasasambit na rin po sa mga chapters natin. Tinatawagan ko po si kapatid na Julie Ann
Suksugang. Tama po ba? Palakpakan, palakpakan po natin ang ating mahal. Pakinggan po nating matama ng nagbabahagi upang tayo po'y makakuha ng inspirasyon sa kanyang naging karanasan. Good morning po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Kinakabahan po ako eh. First time ko po mag-share dito, ganito pa kadami. ...2012 po nang makarating ako dito. Dalaga pa po ako noon. Sa kadahilan ng... ...nadetect po yung sa heart ko. Sa x-ray lang po yun. Nung mag-apply po ako sa Manila, doon po unang na-detect yun sa heart ko. Then, kailangan ko po kumuha ng clearance sa doktor para maging P2Work po ako sa trabaho ko. Nagpa-check up po ako sa doktor po ng Heart Center. Na yung heart ko po, na heart enlarged, may butas po siya. Ang gusto po nung doktor, after ng 2D echo, with Doppler po yun, na pasukan po ako ng tubo dito sa bibig. Sisilipin po nila yung puso ko kung yung butas ay malaki. Hindi po ako pumayag kasi wala po ako nararamdaman eh. Kanina po na nung nag-share po si Father Jess, yung iba po kwento niya related po sa ikakwento ko sa inyo. Sa nangyari po sa akin na nung hindi po ako nagpapasok ng camera, balak din po na idadaan siya sa singit, pabuga sa puso, para po yung butas matakpan. Hindi ko po yun pinagawa simulat sa fall. First, nung nagpa-check up ako, hindi na ako bumalik. Then, nagpunta ako dito. Nagpunta lang, nagmamasid, tulad nyo, na unang punta rito, walang alam kung ano yung ginagawa. Paglapit ko pa lang po sa mahal na apo, hindi ko pa naman po nasasabi ng totally yung idudulog ko. Sinabi na po niya na yung heart ko po ay congenital heart disease. Na bata pa lang po ako, meron na. Kumbaga po sa sanggol, yung sanggol po kasi pag pinapanganak, talaga pong may butas ang puso. Kaya po pinapaiyak para po maghilom. Yung sa akin po, hindi po totally naghilom. Kaya may natirang butas. Sabi po niya, tuwing umaga, siyam na araw kong gagawin, umaga hanggang gabi, magtatapal ako ng ikmo. Tapos, pagdating ng umaga, haharap ako sa araw. Eh, syempre po, sinunod ko rin kahit may pag-aalinlangan na hindi naman po, sa akin, dahil di po ako naniniwala eh. Eh, doon po ako sa bahay, ginawa ko po siya na sa loob ng 7 days. Then, hininto ko po kasi nagkaroon po ng sugat. Siguro po sa sobrang init na maghapon at magdamag nakatapal yung ikmo, nagkaroon po ng sugat sa ilalim ng dibdib ko. Kaya hininto ko po.
Then hanggang sa taon ang lumipas, hindi ko na po yun binalik eh. Kasi wala po ako nararamdaman. Hindi ko yun na siya inano kay Apo. Tapos, hanggang sa magkaasawa ko, nagka-baby ako. Nang mabuntis po ako, naging hadlang po yung heart ko para po sa paglaki ng baby ko sa loob ng tiyan ko. Tapos po, 4.5 months nang makunan ko. Bilang bagong ina, masakit sa akin po ako na nawalan ako ng anak. Pero nung sinabi sa akin na OB guy ni ko na magpatingin ako, doon ko po na-realize na tatlong doktor po ang humawak. Kasi may nirefer po si yung OB-GYN ko na doktor. Na yung nirefer niya, dalawa. Kamo nasubukan ko na yung isa, yung sa heart center nga, na ako makakilala niya. Hindi ako doon nagpatingin ulit kasi for the second opinion, lumipat ako na ibang doktor. Na, kung may doktor man dito, sorry, sasabihin ko, pero nung ko na-realize na pera ang hawa ng doktor. Kasi po, kunwento ko lang eh, kung ano po yung history ko nung una, doon sa pangalawang doktor na yon. E di, ano po ulit to the echo? Hanggang sa 2 weeks, hindi pa lumalabas yung resulta ng to the echo. Tapos sinabi eh, may butas daw sa puso, samantalang kinuwento ko lang naman sa kanya kung ano yung history ko nung una. Tapos nag-third opinion ako. Kasi para hindi ako naniniwala dun sa second na yun, nalipat uli ako. Hanggang sa ganun uli ang nangyari. Hanggang sa nalipat po ako, na mula sa una kong doktor, naging 4. Sa UST po ako napunta. Na ang gusto po nila, lagyan ako ng pacemaker. Na ang pacemaker po, iyon po yung battery ng puso. Na kinakabit lang po siya dito. Na kumbaga po sa sabi po, ang paliwanag po sa akin ng doktor, may battery ang puso ng tao na kapag humihina, eh kailangan kabitan nun. Sa bata ko, kabata ko raw nakabitan nun, kaya kailangan sa matanda lang yun. Subalit wala po ako nararamdaman hanggang sa, wala po sila nakita sa aking simptomas. Nung time po na nasabi po nung doktor sa akin, kapag daw po umabot ng 6 na buwan, yung tiyan ko, kailangan ko nang lagyan nun. Iniingatan po nila yung bata kasi bawal po sa radiation. Siguro po napagnilayan ko po yun eh. Kaloob po ng Panginoon na hindi po ako malagyan ng pacemaker eh. Kasi sa 4.5 months na yung tiyan ko, nung nakunan ako, at sa 4.5 buwan na yon, ang gusto ng doktor na yon, lagyan pa rin ako ng pacemaker, ayaw kong palabasin sa ospital, na binabantayan nila yung heartbeat ko. Heartbeat na 33 to 40. Sino po bang mag-aakala na hindi ako hinihimatay? Nawala akong simptomas ng mga nakikita nila. At doon ko rin po nalaman
nung to the echo po ako, yung puso ko po na unang na-detect na butas, sa pamamagitan po pala ng tinapal ko na ikmo, at sa bagamat hindi po ako nananalig at nagtitiwala, na-detect po doon na yung butas po doon sa puso ko, naghilom. Naghilom po siya. Kaya nagtaka po ako doon nung lumabas po yung resulta ng to the echo. Kaya alam po, lumabas po ulit yung heartbeat ko, bumaba. Mababa talaga siya. Tapos ngayon, nung naka-recover na po ako, after 3 months ng pagkakunan, pinasok po ng lamig ang buo kong katawan. Hanggang umakyat po siya sa ulo. Nagpahilot po ako sa hilot. Talaga po yung buho ko na to, pag po ginaganon, tumutunog po. Sabi po, hangin daw po yun. Halos lahat ng ano ng buho ko, hibla. Talaga po tumutunog. Hindi po yun natanggal eh. Hanggang sa napunta po ulit ako dito. Kaya ako po napagnilayan. Kasi, kung hindi po dahil dun eh, kung hindi po ako nakunan, kung hindi ako pinasok ng lamig ulit, hindi po ako mababalik dito. Na yung dati, nung dalaga ako, na nakapunta ako dito, kung kailang nagkaasawa ako, tsaka lang ako nakabalik ulit. Sa loob ng 9 na araw na pagbabanyos, nawala po yung lamig. Nakasabay po nun, minimesahinan po ako ng mahal na si Apo Maria. Nagtataka po ako kung bakit nalaman niya yung kakabitan ako ng pacemaker. Inano po niya sa akin yun. At saka po yung nangyari sa akin. Tapos kasabay po nun, inaano po, kasabay po pala na yung pagbuhos po niyang ganun sa puso ko, na yung paghihina po ng tibok. Ginagamot po pala yun sa loob ng 9 na araw. Kaya sabi po sa akin ng mahal na Apo noon, after 3 months, magpa-to the echo daw ako at saka magpa-ECG. Sabi ko, hindi na po. Kasi nananalig na po ako na malakas na yung tibok ng puso ko at hindi na madetetect kung sakali man na i-x-ray ulit. Nang ako po ay mag-apply sa abroad, hinihiling ko po na maalis. Subalit, gusto ko rin po uling magka-baby. Kaya hiniling ko kung ano yung kaloob niya, siyang ibigay niya. Sa pagdulog ko, natuwa po ako nung mag-exam ako. Nakapasa po ako. Lengguwahe ng iba, hindi ko naman ganong pinag-aaralan, naipas ako. Tuwing naghahayo kami sa gabi ng dadasal, hindi na ako sasama kapag ibababa si Divine. Kasi sabi ko magre-review ako. Sabi ba ng ibang kasama ko, paano makakamit yung ano mo, paano ka papasa kung hindi ka naman nagbabata? Sabi sa akin. Sabi ko, ah, basta, alam na ako na yun ng Diyos yun. Tapos eh, nung nakapasa po ako, for medical na. Medical po sa buong katawan. Mas mahigpit po ang medical sa ibang bansa kapag pupunta ka ng ibang bansa kesa po dito. Batid naman po ng lahat yun. At doon ko po napatunayan na tunay na kumilos ang Diyos sa buhay ko. Kasi po yung heartbeat ko na 34 to 40, nag-75 siya. Yung x-ray ko na lagi na dedetect na heart enlarge, normal na. Kaya, tuwan-tuwa po ako noon kasi may posibilidad na makaalis ulit ako. Subalit nang aprobahan ng Korea yung employment ko,
po October 15 ko lang po nalaman. Sabi ng mahal na apo, isang napakalaking regalo ang binigay sa akin. Na ngayon pong anniversary niya iniregalo sa akin. Bagamat mag-iingat lang sa pag-alis ko, okay lang. Kasi binigyan naman niya po ako ng panibagong baby. Hindi po talaga ako nag-share sa maraming tao kasi hindi po ako marunong magsalita. Subalit, pinilit ko po talaga. Batid po niya ate Eddie June kasi ano eh, yung pagkilos niya sa buhay namin mag-asawa, nararamdaman ko talaga na kanina, sabi nga ni Kuya Beryl, pag nagbabata, maraming nakakamit. Kanina pong madaling araw, talaga pong nagbata po kami magkakasama, 3:30, na umalis po kami sa bahay, samantalang barangka lang po kami. Subalit pagdating namin dito, lumabas ang mahal na ako. Nagpunta po siya sa duluhan. Alas 4, nagme-mensahe po siya doon. Di po ba napakapalad? Napakapalad po namin kasi yung mga nagbata na nandito, yung lahat lang na nandito, blinas po niya isa-isa. At ang winika nga niya, syempre, napapalad nga po, subalit kailangan pa po na ng tibay na pananalig at pananampalataya. Hindi ko po sinasabing ganap na ako. Subalit nagsusumigap at nagsusumakit pa rin po ako. Na hindi, yung sa akin po kasi para po iyaano ko, una pong ginagamot ang spiritual, kasunod na po ang katawan lupa. Sa akin po yung heart ko, hindi ko naman po ina-expect na dito po gagaling eh. Sa apat na doktor na humawak, dito lang po pala. Sana una pa lang, nakilala ko na siya. Masyado. Hanggang dito na lang po. Salamat po. Maraming salamat po. Ang ibig niya lamang pong sabihin, hindi siya marunong magsalita. Nagsasalita ka naman eh. Hindi lang po siya sanay magsalita sa napakaraming tao, sa harap ng napakaraming tao. Pero kapatid, kung ang ipangangalandakan mo naman ay ang kahiwagaan ng Diyos, di ba? Talagang the power of words makaka-inspire sa bawat isa sa atin, di ba? Nadinig po natin from Father Jess, konting shopping lang, nakadalawang two opinions, no? Ang ating kapatid, naka-apat na opinions ng doktor. Anyway, maraming salamat sa pagbabahagi mo. Batid namin yung emotion na nasa puso mo. And hangad po namin, kapatid, ang patuloy mong kagalingan. Sa Katita Doki, narinig natin sa kanyang pagbabahagi. Ngayon ay nagdadalang tao na siya. Buntis ka na. Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya kung narinig niyo po na siya ay nagdalang tao na buntis dahil hiniling niya sa Ama, yung pong matagal nang hindi pa nagkakaanak, manalig po kayo sa kalooban ng Ama. Ibibigay din po niyang magkaanak kayo. Amen po ba? Huwag lamang po yung mga ligate na, no po? At siyempre, kapatid na Berhel at Tita Doki, imagine niyo po, butas lang ng puso lang naman po ang kanyang naging sakit. Sino po ang nagpagaling noon? Ang kapangyarihan ng dakilang Ama sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa paggamit sa ating mahal na Apo Konsing. Di po ba buhay ang Diyos? Amen! Amen. At matapos po nating mapakinggan ang napakahiwagang bahagi ng ating mahal na kapatid na mula sa barangka, ngayon na po, masasaksihan po natin ang natatanging bilang ng mga kabataan ng kapatirang Divine Mercy.
Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating mga kabataan. Ating sama-samang saksihan ang natatanging bilang ang pagsilang, pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng tagapagligtas ng sanlibutan, Hesukristo ang pangalan. Noong si Augusto Cesar ang emperador ng Roma, isinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel upang dalawin ang isang dalagang nagnangangalang